po sa bawat isa. Magandang hapon. Ayan po, alas 6, pero gabi na po. Ang na. So, ang ibig po sabihin na malapit na pong Pasko. Amen po. So, tuloy po natin yung every Friday na tayo po ay sama-sama na nanalangin. At alam po po na bawat Friday ay may pang-uusap ang Panginoon sa atin. Amen. Alam niyo po, nung nakaraan, almost 2 weeks po, ay pinag-aralan po natin yung ating topic. At ito po yung when to keep your mouth shut. Don't open your mouth. So, yung 15 to 20 po na nahuli ay ibabanggit ko lang po. Number 15, if you cannot speak without healing. Ano pong ibig sabihin ng healing? Yung pong kailangan magsalita ka nang hindi masigaw. Kapag healing yung sumisigaw, hindi po kailangan sumigaw. Sabi niya, pag nagsasalita tayo, no, kailangan huwag po. So, number 16, when it is time to listen. So, mayroong time na ikaw ay dapat makinig din. Hindi lang yung ikaw yung laging nagsasalita. So, number 17, if you have to eat your words later. Alam niyo po, ito po ay isang maganda po, no? Na minsan, nagbibitaw tayo ng salita, pero hindi naman natin po natutupad. So, sabi niya, pag sinabi mong hindi, hindi. Pag sinabi mong oo, oo. Huwag po natin, yung sinabi na natin, pinawi natin. Pero sometimes po, no, depende po sa sitwasyon. Pero ang sabi niya po dito, if you have to eat your words later. So, number 18, if you have already said it more than one time. So, pag nasabi mo na ng isang beses, huwag na pong paulit-ulit. Kaya minsan, sinasabi na nagnanag ka na kasi paulit-ulit. So, number 19, when you are tempted to flatter a wicked person. Ano po ba yung flatter? Ito po yung pabola. So, pag nagsasalita po tayo, no, mararamdaman naman po nung kausap natin kung tayo po ay, sorry sa word po, no, ang pabola or hindi sincere. Ibig sabihin po, yung hindi sincere yung pananalita natin. So, buti pa po na huwag na magsalita. Number 20, when you are supposed to be working instead, no? Kailangan po, no, i-work out mo kung ano yung talaga gusto mong sabihin para hindi po nagkakaroon ng pananalita na nagkakaroon ng hurt, no? Yung kausap. So, since po nasa panalangin po tayo, lahat po ito ay reminder lang po sa atin itong 1 to 20. At sana po lahat po tayo ay may natutunan. No, ako po, personally, ay may mga natutunan. Mag-ingamay tayo sa pananalita at sa ating mga sinasabi, sa mga action po natin para hindi po tayo mahusgahan. Amen po? Ang Diyos po ang siyang nakakakita, nakakarinig ng ating sinasabi. So, ang kailangan po natin sa mga panahon na to ay ang panalangin. Amen po? Ang panalangin po yung pinakasusi para kumilos sa Diyos. As you don't stop praying, God will never stop working in your life. Hanggat hindi ka tumitigil sa pananalangin, ang Diyos, kahit kailan, hindi siya titigil makumilos sa ating buhay. Sabi niya po sa Psalms 32 verse 6, kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin. Ulitin ko po. Psalms 32 verse 6, kaya ang tapat sa iyo ay dapat manalangin sa oras ng kagipitan. Ikaw ang tawagin at sa bukso ng buhay, di sila aabutin. Sa lahat po ng time natin, no, magkaroon po na sariling oras ang panalangin ng pakikipag-usap sa Diyos. Sa lahat po ng pagkakataon, sa time na gipit ka, sa time
nabasa. Yung meaning po ng pray. Pray. Sabi niya po, P-R-A-Y. Pray. Sabi niya po sa P, magpabilis lang lang to. Sabi niya po sa P, praise. Kung maalala po natin, sino po yung nanalo sa pamamagitan ng pagpupuri sa Diyos? Hindi po ba si Jehoshaphat? At sa letter R po, sabi niya, repent. Pagsisi. Sino po bang naalala natin sa repent? Ang isa po doon ay si David. Sabi niya po, in-acknowledge ni David yung mga mistakes niya. Ni-recognize niya yung mga mali niya. At yung A, ask. Si Juan at saka si Pedro ay humingi ng panalangin sa kanilang mga kasama.
ng himalang nagagawa po nila na nakakapagpagaling amin po sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Ayun po ang ginawa nila, hindi sila nakinig doon. Ang ginawa nila ay tinawag ang mga kasamahan nila po sa iglesia. At sabi niya po sa 24, eto po, nang marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. Sinabi nila, kayo po ang lumikha ng langit, ang lupa ng dagat at ng lahat ng nasa mga ito. Mga kapatid, yung pong panalangin na nagsasabi po ng pagkakaisa, mayroon pong kapangyarihan sa sama-samang pananalangin. Kaya nga po, ginawa nila Juan at ni Pedro ay patuloy na tumulog sa kanilang mga kasamahan at humingi ng panalangin. Amen po. United prayer simply means, ano po, ito po yung harmony na sama-sama ng mga believers, no, na may goal sila. Ano po, may goal tayo. Katulad ngayon sa atin po, sama-sama tayong nananalangin. Dahil alam natin na ang sabi niya sa Matthew chapter 18, verse 19 to 20, I say that if two or three agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. For where two or three are gathered together in my name, I am there in the midst of them. Ano po? Kung magkaisa tayo sa pananalangin, sabi ng Panginoon, nandoon siya. Ano po? Na siya ang kasama nila at patuloy na sasamahan nila sa kanilang kalagitnaan. Tayo po ngayon ay may mga ipinapanalangin every Friday. Sama-sama tayo nananalangin sa ating mga outreaches. Ano po? At ang panalangin po ng pagkakaisang panalangin ay merong idudulot na malaking kapangyarihan. Amen po. Kaya nga po pag tayo ay sama katulad ng sa camp, ano po? Iba po yung lakas ng anointing. Iba po yung lakas na ibibigay ng Diyos na kapangyarihan sa panalangin. Nandoon ang sama-samang panalangin, nandoon ang lakas ng kasagutan ng Panginoon sa atin. Ano po? Kaya ngayon pong gabi, alalahanin po natin yung United Prayer na sinasabi, ano po, ay nandoon po yung kapangyarihan ng Diyos na katulad ng narinig na gawa nila Juan at ni Pedro na alam nila sa sama-samang panalangin ay mayroong kapangyarihan na ibibigay ang Diyos. Amen po. Kaya ngayong gabi, tayo po ay magkaroon ng sama-samang panalangin at asahan natin ang kapangyarihan ng Panginoon ay ibubuhos niya sa atin, ang kasagutan ay ibubuhos niya sa atin. Katulad po sa Chronicles, sabi niya, if my people shall humble themselves and pray, tayong lahat, amen po, I will heal their land. Ano po, nandoon ang kasagutan ng pag yung pong mga dapat na natin kailangan na sagot ng ating Panginoon sa sama-samang panalangin, ibibigay niya po ito. Kaya napakalakas po ng puwersa ng corporate prayer o united prayer na katulad ng ginagawa po natin ngayon. Amen po. So tayo po ngayon ay manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hilingin natin ang banal na Espiritu na patuloy na samahan tayo sa ating pananalangin. Let us worship the Lord. Manguna ka, banal na Espiritu. Manguna ka, banal na Espiritu. Oh, yes, Lord. Hallelujah. Manguna ka, yes, Lord. Hallelujah.
Lapit po kami, O Diyos, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O God. Patuloy kang manguna, banal na Espiritu, sa bawat isa sa amin, O Lord, hallelujah. Patuloy po namin itinataas sa iyo, Panginoon, ang bansang Pilipinas. Panginoon, maraming salamat po, O Diyos, sa binigay niyo sa amin, O Lord God, na nangunguna, Panginoon, bilang mamumunos, namumunos sa amin, O Diyos, ang aming presidente, O Diyos, hanggang sa pinakamababang katungkulan, Panginoon. Ang dalangin po namin ay patuloy niyo po silang bigyan ng wisdom and knowledge, O Lord, sa patuloy na, hallelujah, pamumunos sa amin, O God. Dalangin po namin na magkaroon sila, Panginoon, ng patuloy na pagkilala, pagkatakot sa iyo, Panginoon, O Diyos. Patuloy niyo pong gumamit po ng mga manggagawa mo, Panginoon, ng mga anak mo na patuloy na ma-share sa kanila ang iyong salita, O Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, sa namumuno sa amin, O God. At dalangin din po namin sa bansang Pilipinas, nakikita ninyo, O Diyos, ang kalagayan, lahat ng mga dumarating na trahedya, O God, bagyo, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin ito, pinapalayas namin ito, in Jesus' name, ang kahirapan, ang kawalan, ang kasalatan, sa bansang Pilipinas, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, at lahat na makakapinsala sa bansang Pilipinas, sa makita ng mga trahedya, ng mga bagyo, sa pangalan ni Jesus, ay winawasak namin ito, in Jesus' name. At ang korupsyon na ginagawa mo sa panas, sa pangalan ni Jesus, you lying spirit in Jesus' name. Walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus na binawasak namin in Jesus' name, in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus at patuloy na yung pinakakawalan, Panginoon, O Diyos, hallelujah. Lord, ang good weather, patuloy, O Lord God, hallelujah. Ang magandang panahon, O Diyos, hallelujah. Sa bansang Pilipinas, O Lord, Panginoon, ang pagkakaisa, ang pag-ibig, Panginoon, ang pagpapakumbaba, O Diyos, hallelujah. At O Lord, hallelujah, prosperity ang patuloy namin pinakakawalan sa bansang Pilipinas, Panginoon. Hallelujah. At yung katapatan, Panginoon, sa paglilingkod, O Lord, at sa lahat, Panginoon, ng buong bansa, Panginoon, hallelujah, yung katapatan na nagmumula sa iyo, ang ibigay mo, Panginoon, sa paglilingkod ng bawat isa, O Diyos. At Lord, hallelujah, tinataas din po namin ang salvation ng bansang Pilipinas. Binawasak namin ang false religion, false doctrine, kawalan ng pananampalataya, pride in Jesus' name. Binawasak namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord, hallelujah, pinapakawalan namin ang salvation, shame and repentance. At sinabi mo yan, kung kami magpapakumbaba sa iyo, you will heal and patahingi ng aming mga kasalanan, kapatawaran, Panginoon. Lord, you healed our land, Lord. Kaya salamat po sa salvation ng bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. At gayon din po, Panginoon, binawasak namin ang namang klase ng sakit at karamdaman, yung COVID-19 in Jesus' name. Binawasak namin any kind of viruses in Jesus' name. Ang pag-invite in Jesus' name. Binawasak namin ang Delta variant. I command you to get out in the mighty name of Jesus. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus, Lord, nagpapakawala kami ng iyong pangako, Panginoon, O Diyos, na ginawa ng aming Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo ay kasapatan ito, O Diyos. Hallelujah, na tinubos niya na kami sa aming mga kasalanan at mga sakit na ito sa pangalan ni Jesus. Lord, dahil sa mga bugbog, sugat na natamo ng aming Panginoong Jesus, kami ay gumaling. Kaya maraming salamat po, O Diyos, sa kagalingan na tiniklara kami ng kagalingan, Panginoon, O Diyos, sa bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa COVID-free in Jesus' name, yes, O God. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, O God. Panginoon, gayon din po, O Diyos, itinataas din po namin, O Lord, ang aming everyday Bible study, O God, sa Rema Philippines, O Lord God.
Panginoon, aming mga Panginoon kapastoran o Diyos ang nagbabahagi ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin na ingatan niyo po sila ang kanilang ministeryo at ganun din po, Panginoon, ang kanilang buong pamilya, O Diyos. Hallelujah! Give them wisdom and knowledge, anointing, O God. Lord, dalangin po namin, O God, ang bawat sasambitin ng kanilang mga bibig, Panginoon, O Diyos. Hallelujah! Nandun ang kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon, na makaka-encourage, O God, makaka-lift up, makaka-equip, Panginoon, ng buhay spiritual ng bawat isa, O Diyos. Kaya bless them, O Lord, in Jesus' name. Ngayon din po, Panginoon, mga under construction na mga, hallelujah, ng mga churches namin sa church planting. But thank you for your vision, O God. Kaya, Panginoon, binigay sa aming senior pastor, Lord. But thank you, O God, na, Panginoon, nothing is impossible into your name. Panginoon, magaganap, mangyayari, Panginoon. Hallelujah, ang lahat ng ito, O God, magpapatuloy kami na maglilingkod, iyahayag ang iyong salita. At maraming salamat dahil ikaw ang magbubukas ng mga pintuan ng mga simbahang ito, O God. At ikaw din ang magsasara nito. Salamat sa maraming kaluluwa at pagkakatiwala niyo sa bawat isa sa amin, O Diyos. Lord, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus, tinataas din po namin, Panginoon, O God, ang mga prayer request ng bawat isa, O Diyos. Hallelujah, na ngayon, Panginoon, nakasulat man sa kanilang kanya-kanyang papel, notebook, O Lord God, o sasambitin ang kanilang mga bibig, Panginoon. Ngayon pa lang, O Diyos, inaangkin na namin ang kasagutan ng mga prayer request na yan, O God. Lord, hallelujah, dahil may pangako ka sa amin, O God, Mark 11:24, ano man ang hilingin namin sa panalangin, manalig kami na natanggap na namin iyon at matatanggap nga namin, O Diyos. Kaya maraming salamat po, O Lord, we receive it in Jesus' name. At gayon din, ang aming senior pastor boy, O Lord God, patuloy niyo po siyang ingatan na sa prayer request na kabuha ng Rema, Lord. Thank you for the complete healing, good strength, O Lord God, hallelujah, sa buhay niya, Panginoon. Salamat po, Father God, sa kalusugan na patuloy niyong binibigay sa Kanya. Maraming salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Hallelujah. Lord, Panginoon, salamat sa gabi ito. Patuloy nga, O God, na Ikaw ang aming Diyos. Salamat sa strength. Salamat sa patuloy, Panginoon, na pagbibigay mo sa amin, O God, ng katuruan. Lord, dalangin po namin sa iyo, Lord, ang aming Senior Pastor. Ingatan mo siya sa lahat na aspeto ng buhay niya, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, pag siya ay nasa mission, ang pag-iingat, Lord, ang ibigay mo sa kanya. Salamat sa malakas na pangatawan sa araw-araw, Panginoon, sa aming Senior Pastor. At ganoon din po, Lord, tinataas namin ang kanya mga kapatid, Lord, naman nasa ibang bansa, ang pag-iingat na nagbubula sa iyo, Panginoon. Ikaw ang magbantay at mag-ingat sa kanya mga mahal sa buhay. At ganoon din po, Lord, tinataas din po namin, O God, ang ministeryong pinagkatiwala mo sa Kanya, Panginoon. Yes. Hayaan mo nga, O Lord, na lalo pa, O God, na bigay mo sa Kanya, Panginoon, ang mga mensahe na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Yes. At ganoon din po, Lord, tinataas namin ang aming mga leaders, O God. Ang mga district, ang mga elders, ang board of directors, O God. Lord, Ikaw ang Diyos, Panginoon, na patuloy, O God, na nagbibigay sa amin, Panginoon. Lord, yung pag-ibig na Ikaw ang unang nagbigay, Panginoon. Hayaan mo nga, O Lord, na madaman ang bawat isa sa amin, Panginoon, sa leadership namin, O Lord. Ang pag-ibig, Panginoon. Paalala mo sa amin, Panginoon, ang mga kaluluwa, Lord, na kailangan namin, O God, na ma-focus, Panginoon. Kailangan namin, Lord, na ibigay yung lalo pang init na paglilingkod sa iyo. Amen, Lord. Lord, patuloy mo kami, Panginoon, na pagbuglutin ng iyong pag-ibig. Sa leaders, sa mga leaders, Panginoon, patuloy mo, Lord, na ibigay, Panginoon, yung understanding sa isa't isa, Panginoon. At ibigay mo yung burden, Panginoon, sa ministeryong ito. Ibayin mo kami, Panginoon. Pagbulin mo kami, Panginoon. Yes, nang isang layunin, Panginoon. Hallelujah. Nang isang pag-ibig na nagagaling lamang sa iyo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, tinawag mo kami sa simbahan ito. Bigyan mo kami, Panginoon, ng patuloy, O God, na pagkakaisa, Panginoon. Yes, Lord. Iayos namin, Panginoon, O God, ang ministeryo binigay mo sa amin. Hallelujah. At ganun din po, Lord, tinataas namin, Lord, ang mga pastors, ang mga workers. Yes, O God.
ang mga miyembro, Panginoon, ng bawat outreaches ni Rema. Patuloy mo, Panginoon, na ibigay ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Nakikita mo, Lord, higit na ikaw nakakalam ng puso ng bawat isa, Panginoon, sa mga negosyo. Lord, hindi maikli ang iyong kamay para hindi ito maabot, O God. Lord, abutin mo ang bawat pangangailangan ng aming mga lingkod, Panginoon, ng iyong mga lingkod, Panginoon. Ang mga pastors, Lord, ang mga workers, Lord, ingatan mo sila saan man dako sila maparoon, Panginoon. Ang pag-iingat na nagmumula sa iyo, O God. Lord, comfort mo sila. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, yung burden. Yung mga pangako mo, Panginoon, na ibigay sa kanila, Panginoon, O God. Burden sa mga kaluluwa, Panginoon, ang ibigay mo sa mga puso ng bawat isa sa amin, Lord. Salamat, O God, sa pag-iingat mo sa aming mga workers, sa pastors, at sa mga miyembro, Panginoon, ng aming simbahan. Bigay mo, Panginoon, financially, Panginoon, at higit sa lahat, spiritually, Panginoon. At ganun din po, Lord, ang mga iniwan, Panginoon, na mga mahal sa buhay, Panginoon, O God, ng aming mga workers, O God, mga pastors, ikaw ang magbigay, Panginoon, ang pabor mo ang nagagaling sa iyo, O God, sa lahat ng pangangailangan ng kanilang mahal sa buhay. Salamat, O Lord. Lord, salamat sa marami pang simbahan na ibibigay mo na ipagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin. Itungo mo ang aming mga panyapak sa mga lugar na iyon, O God. Maabot, O God, at maipahayag ang iyong salita. At ganun din po, Lord, salamat, O God. Itong darating, Panginoon, na kami. Alam namin, Panginoon, nagkagawa ka, Panginoon, na mga bagay, Lord, na hindi pa namin naranasan, Lord, pagdating ng camping ngayong October 29, Lord. Lord, salamat sa anointing. Salamat sa kalakas ang ibibigay mo sa amin sa October 29, Lord. Lord, i-restore mo ang bawat kaluluwa, Panginoon, ng bawat soul, Lord, ng bawat aanes, Lord, at sa mga, hallelujah, Lord, sa mga mag-go-online, Lord. Hallelujah. Abutin mo ang aming mga pangangailangan. Yes. Spiritually, Lord. Hallelujah. I-restore mo kami, Panginoon. Salamat sa camping na yan. Salamat, Panginoon, O God. Sa lugar na Binyel, Lord, ikaw ang manguna sa lahat ng gagawin namin sa camping, Lord. Hallelujah. Salamat sa financial na pangangailangan. Ingatan mo ang bawat pupunta, Panginoon, sa camping. Yes. At hawak-hawak na namin, Panginoon, ang victory, Lord, sa camping. Praise Jesus. Lord, gagawa ka ng miracle, Lord, sa camping. Yes, Lord. Lord, mararamdaman namin ang presensya mo, pagmamahal mo, Panginoon, sa lugar na yan. Hayaan mo, O God, ang bawat pupunta at nasa online, Lord, ay madama namin ang presensya mo. Praise Jesus. May balik, Lord, yung pag-ibig, Panginoon. At ganito po, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga magsasalita sa harapan. Ikaw ang humahawak, Panginoon, sa kanila, Lord. Salamat, O God, sa katagumpayan ng aming camping, O God. Lord, salamat. Salamat sa kalakasan ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa kasagutan sa mga prayer request namin, O God. Lord, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Kami po rin tumatayo sa mga salita mo lamang, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Jesus, Lord. Praise your name. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Biyaya mo, Panginoon, is kasapat, O Diyos. Mamalas at minahal kita ng
Magandang gabi po. Ingat po. God bless.